isang guardian, nandoon yung kahalagahan ng kapit. Kailangan meron kang knowledge, tamang attitude, may personal appearance bearing, utak intelligence, at saka pagtitiwalaan trust. Kapit. Kapit. Bakit ayaw mo ng kapit? Eh, importante ikaw sa guardians. Una, key, knowledge. Kung may knowledge ka at wala kang tamang pag-ugali attitude, at panglabas na anyo na akala mo si Juan Tuwangog ka, ano masabing matalino ka? Paano ka mapagkatiwalaan? Kaya kapit means knowledge, attitude, bearing, intelligence, saka trust. Oh. Kapit. Kapit. Gusto mo kapit? Oh, yeah. Video na kasi yung pangasasalita. Ay! Ay, sabi! Eh, gusto ko na lang, sabi ng Silvan, gusto ko na may kabit. Patay tayo dyan. Pag hindi mo... Kabit yan, ha? Talilig yung misis, ibang pagkakailangalage yan. Kaya kailangan mo yung paliwanag. Sabihin mo, sweetheart, guardians ako. Ganito yun. Yan ang pinakamahalagang katayuan ko sa buhay bilang isang guardians. Kailangan ko ang kabit. Ang meaning yan. Ilang pati kagagit. Oh, ano? Baka may hayop ka, may kabit pa nalalaman. Hindi, relax ka lang. Maghintay ka at ipapaliwanag ko. Ang key, ibig sabihin niya, knowledge. Di ba? Kailangan mo yung utak ka? Ngayon, may utak ko nga. Kung wala kang tamang pag-uugali, hindi maganda. So, kailangan mo ang tamang attitude. Ngayon, may kakayahan ka, may tama kang pag-uugali, eh kung hindi naman magandang panglabas mong anyo, so, biring. Biring yan. Eh ngayon, may kakayahan ka, may tama kang ugali, at maayos na katayuan o panglabas na anyo, ay wala kang talino, kaya kailangan maging intelligent ka. So lahat ng doon na, ang pinaka-importante, yung mapagsabihan ka ng tao na mapagkatiwalaan ka. Yun ang sinasabing trust ng buhay ko. Ikaw yun ang trust ng buhay ko. Kaya yung dokumento na yan, habang ginagawa ko yan, sinasaysay ko ang sarili ko. Naging halimbawa yan ang buhay ko. O, oh, eh, di ba pag minsan, pag nakainom tayo, sino matapang dyan? Wala ka ng lakas ng katawan mo. Sisigaw ka pa ng matapang. O, tumatulog ka na lang. Kaya, huwag uminom ng sobra na hindi magandang pagtingin na sanhi ng kaguluhan sa buhay. Yun lang ang pinaka-importante. Kasi kung moderate ang inom mo, sa ng pagtanda mo, wow, lalo kang kumubugi. Kaya nga pag ako nanligaw nung araw, pag nakakita ko ng babae, lalapitan ko. Ma'am, mawalang magalang. Mawalang galang po, ma'am. Lumapit ako sa iyo kasalanan ng mata ko. Dahil nasilayan kita. Pero hangbang nakikita ka, nakikita kita, may pumasok sa isip ko at bumulong sa puso ko, nagmamahal na pala ko sa'yo. Ngayon, ngayon, kaninina nga. Nakakala mo, turpi ako, di ba? Ayan eh. Kung inaakala mong torpe ako, itong pangalan ko, itong address ko, itong contact number ko. Dahil darating araw, magkaroon ko ng problema. Nothing to worry, just call my name and I'll be there. Sakto, sir, ba? Mga binata niya pa. Oo nga, after 3 days, after 1 week, tatawag yung babae. Hello, tatamang-tama pala sinabi mo. Kasi darating talaga pala ang problema. Ngayon sa problema, kailangan kita. Oo, di ba? Antay mo lang, nandiyan ako. Oo. Di ba? Split minute. Ah! Tapos ka na. Ano ko? Ay, naku. Kaya nga, kapag nakusunodahan ang inyong mata, huwag kang sabihin. Parang, eh. Ano malaman nila na type mo siya? Kailangan sabihin mo talaga. Sabihin mo! Ma'am, good morning po. Mawalang galang. Hindi ko po kasalanan lumapit sa inyo. Kasalanan ng matakot na sulyapan kayo. Oh, nakita kayo, mata. Pero ma'am, iba eh, nang habang palapit ako, may pumasok sa isip ko at bumulong sa puso ko, humanganap pala ko sa inyo. Nako, patay tayo. Ganun lang kasimple. Yung mga bahan na to? It's my number. If you have problem, just call my name. Turpe ako, gago ako. Ito mong pangalan ko, ito pong address ko, itong contact number ko. Darating ang araw at magka-problema kayo. Nothing to worry, just call my name and I'll be there. I'll be wala there. Pa, wala pang isang minuto, yun ako, dalawang minuto. Ay, Diyos. Naku, Diyos ko po, santo. Pasok talaga. Pasok talaga. Kaya di ba karamihan sa Pilipino, isa ang style ng Pilipino kasi iba. Kapag wala pa yung dapat kausapin, akong bahala dyan. Pag nandyan na, uy.
karamihan niya na ako. Subok na subok ko na. Gaganyan-ganyan pa. Nahirap sa inyo, hindi niyo pala kayang harapin. Ako doon mamaya. Pagdating. Bili lang ako is tubig. Ah, may. May kimpi ba kayo dyan? Subok ko ang Pilipino. Kaya ako magmula nung 16 years na sinulo ko ang buhay ko kahit anak ko nang kinikilala sa mundo. Kinikilalang mayroong yaman sa mundo, eh, hindi ko bitbit yan. Kasi ang sabi ko sa sarili ko, pinanganak ang tatay ko, hubad. Pinanganak akong hubad. So kailangan gagawa ko ng paraan na magkaroon ako ng damit. Sa pagsisikap, sa pagpupunyagi, nandurukon yan eh. Kaya ang importante, kailangan mararamdaman mo yung pagsisikap. Pero ang sabi ng tatay ko, huwag kang mag-isip na yayaman ka't higit pa sa tao. Material na bagay, hiram lang yan. Kaya ang kailangan, respeto at pagmamahal sa kapwa, yan ang kailangan bit-bit mo. Yun lang. Huwag mo sabihin mahirap ka. Kahit kumakain ka lang na siyang bisang araw, nabubuhay ka. Hindi mo nasabi ng Diyos na naghihirap ka. Dapat palaging nasa puso ang Panginoon. Para may, ano, may lakas ng loob. Mm. Eh, hindi naman masyama. Halimbawa, pag-alit mo ng bahay, Lord, bigyan mo po ako ng lakas, bigyan mo po ako ng pagbabantay sa sarili ko, dahil harap ako sa tungkulin ko, para sa pamilya ko, ganun lang. Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple. Kaya nga sabi ko, ang pagmahal sa kanya, segundo, minuto, araw, oras, linggo, buwan, taon. Ganun lang. Hindi yung maaalala lang, hindi mga sakuna. Ayun. Yes, God. Yes, God. Saka lang.